Di ba? Katulad nito, si Andy Bautista, mga kaibigan, may kaso yan sa ombudsman, di ba? Pinailan ng asawa ni ano, ni Bautista. Bakit nawala yung kaso? Ba't walang hindi umusad yung kaso? Oh, kung wala dito yung akusado, dapat eh, may warrant of arrest yan, di ba? Oh, pwede ipa-cancel ang passport niyan. Ba't hindi pinaka-cancel ni Chief Escudero? Yan ang tanong dyan. Mga kaibigan, nagtatago ang walang ya. At pinababayaan lang. At pagkatapos, yung kaso laban sa kanya, ng asawa niya, hindi umuusad. Eh, yan ang pinagmulan eh. Nitong ginagawa ngayon, nitong si Attorney Chong ba yan? Oh, mga kaibigan. Ha, napay ko yung tawag ni Attorney Toto, wala pa ba? Wala, wala pa yung tawag ni Attorney Toto. Ha, mga kaibigan. So, yun po eh. Ang problema dyan, yung COMELEC. Ngayon, ano ba sabi natin nung araw? Dito rin sa programa na ito, nandito na tayo sa istasyong ito. Ito lang taon yata na yun eh. Natin pinag-uusapan yan eh, mga kaibigan eh. Ha? Na dapat isa sa baguhin sa batas, mga kaibigan, yung ano, yung batas tungkol sa COMELEC. Kailangan po yan eh, alisin na sa power ng COMELEC yung sila ang hahawak ng mga kaso ng protesta. Kasi wawalang hiyain eh. Ibebenta nila yung desisyon eh. Di ba? Katulad niya, may nangyari ba sa reklamo ni Mayor Lim? Wala. Tinenga nila. Hanggang ngayon, nakatenga. Mga kaibigan, wala silang ginagawa. Wala nga yung mga yan. Makakapal na mukha niya. Ultimo yung James Jimenez na spokesman yan. Na mukhang boy ba, mga kaibigan. Walang hiya yan. Kung magsalita pa lang, walang hiya na eh. Ha? O Beno, alamin natin ano ba yung sinasabi na yon ni Attorney Glenn Chong tungkol dyan sa eleksyon. Kasi gusto ko rin ma-enlighten dyan at maintindihan din ng publiko kung ano yung mga inilalabas na yan ni Attorney Glenn Chong tungkol sa dayaan na nangyari gamit ang Smartmatic, sa pamamagitan ng Smartmatic, na eto nga po, bukas merong gaganaping rally mismo doon sa COMELEC, ha? Tumawag, ano, ibig sabihin eh, nakuha na yung attention ng publiko, kaya may mga magsasagawa ng protest rally bukas doon. Asali niya po natin si Attorney Berteni Toto Kausing, isa sa biktima ng COMELEC. Ha? Magandang gabi, Attorney. Magandang gabi din, Ka-Percy, at saka lahat natin mga kasama, mga fans ni Percy Lapid sa Lapid Fire. Oo. Pwede bang ipaliwanag mo, Attorney, kung ano yung nilalabas ni Attorney Glenn Chong sa kanyang video regarding dito sa COMELEC at Smartmatic? Una, gusto ko lang sasabihin sa lahat na iniimbita ko lang, ilalagay ko dito sa website ng link ng YouTube ng mga explanation ni Attorney Glenn Chong. Ito ay isang abogado na discover niya mula pa noong pag-aaral niya noong 2008 hanggang ngayon na ebidensya na madayaan man pala talaga sa Pigos. Ngayon, ang tinutukoy, ang pinakahuling exposition niya na nakita niya, nilagay, hiningi niya yung mga logs, ibig sabihin ng logs, yung mga records ng computers doon sa COMELEC at binigyan siya ng mga ebidensya. So makikita mo ngayon ang logs, yung pala yung tinatawag na parang logbook niyang gwardiya. Lahat nung pumapasok, lumalabas. Yung logs naman, doon mo makikita yung lahat ng mga transmit ng mga boto galing sa mga probinsya papunta sa National Board of Canvassers. So, ibig sabihin, kailangan isunod-sunod yun. May minuto-minuto, segundo-segundo, may dinumero yon. Ngayon, sa isa sa pinabalito, may isa rin siya na nakita na mayroon palang testing na nangyari bago mag-eleksyon. Ano yung testing? Yung testing ngayon ng mga PICOS kung gumagana ba o hindi. So, kung testingin para malaman kung gumagana, magkakaroon muna ng tinatawag na pagpapadala ng testing ng transmission na kunwari ibuto. Ito tinanong kung ito matangkap.
Yung schedule ng testing ay matatapos hanggang May 5 noong 2016. So ang election is May 9. So ngayon, ang tanong, bakit wala pa ibang mga testing dumating? Is tinaon doon sa tinatanong, May 8 ba? May 8 o hanggang May 9 umaga, may mga testing pa lumabas. Tapos yung mga testing ng kataon naman sa 95%, at iba pa, marami pa presinto. Alam mo naman, pag sinabi mo 1% sa ngayon, ay napakarami, 5% na luma, pinag-isa. Cluster. So, na yun, may ay, cluster. Cluster, kung sa English pa. So ngayon, bakit panay doon sa Camarines Orgaling? So kung doon sumatotal, halos isa, malalapit din sa 100,000 boto. Kung titignan mo, yung lamang ni Lenny kay Bongbong ay 200,000 plus lang. Hindi, teka muna, attorney, parang hindi ako conforme dyan sa ginagawa niyang yan. Kasi, maputol ko lang sandali, attorney. Kasi parang selective yung ginagawa niya, hindi siya talaga after dun sa fraud na nangyari. Kung hindi. Oo. Ang pinakita niya mula pa noong 2008 na nangyari, kumbaga isa sa sample na pinakita niya yun. Kumbaga, meron din siyang ibang binanggit na mga sample na kagaya na halimbawa nung yung tinanggal yung tinatawag na case signature. Ano yung case signature? Yung password na i-encode ng teacher na head ng presinto para bago magpadala ng resulta doon sa National Board of Canvassers at saka sa probinsya kanilang munisipyo. Ngayon, ibig sabihin, pag tinanggal yun, pwede na yung ibang tao magpadala rin ng resulta sa gamit sa ibang ibang device din. So, ang transmission device na ginagamit ay dapat may tinatawag na disisibaw sa MAC address o IP address. Pero yung mga MAC address at IP address, hindi na magre-reflect yun doon kasi tinanggal na lahat ng tinatawag na mga passwords. So, ang disenyo sana ng batas para sa mag-transmit ng tinatawag na boto gamit ang transmission na device ang ginagamit sa kada presinto, ay dapat ang magpadala nun ay yung teacher mismo sa kada presinto. Gamit sana yung case signature ginagamit. Di wala na yan. Kaya nangyari lumalabas na walang lag na kahit na walang lag sa, ibig sabihin lag, yung logbook, walang record na nagpadalagan sa presinto niyan, bakit mayroong makat-mukat after nauna pa doon sa rang presinto, saka yung oras na pagdating ng boto, may dumating na boto. So, yan ang mga nangyayari. So, ibig sabihin, in-invite ko lang kayo sa website, ilalagay ko sa ating website dito sa ilalim, kung anong link, nanood na sila, bahala na sila mag-huska roon kung paano ang lahat. Ang inumpisan kasi nito, noong 2008 pa niya na election na sunod-sunod. Ngayon, dagdag pa niya, naniwala rin ako niyan. Bakit? Kasi meron nila akong kliyente sa Nueva Ecija na hindi ko lang pagitin ang pangalan kasi baka kakahiya naman sa mga natalo. Natalo siya ng 1,700 plus votes doon sa isang bayan sa Nueva Ecija. Third precinct na. Sabi ko, magdano ka? File ka ng protest. So, nag-file ng protest. Sa madalit sabi, nanalo siya dahil nung binuksan lahat ng balota, ay mas marami yung boto na bilang kumpara sa actual na balota na laman. So kung i-compare mo, 75 ballots ang sumpra nung nakalista na result sa tinatawag na Picos result na return. Pero sa actual ballots na nakalaman, higit 20 na ballot box ay may 50 na sobra. Kargado. Kasi may sobra, yung balota mismo na actual na paper ballots pagkikita mo ay mas kukunti yung bilang ng 50 o 75 o kung ilan pa mang ibang 30 kung ikumpara mo sa actual na bilang na kinuwenta ng PICOS. Mabuti yan, umusad yung kaso niya. Anong taon nang nangyari yan? Ang problema doon, nanalo siya, dineklara na siya, naging final na decision ng Korte ng RTC. Ang problema, nung nakalala niya, nagreklamo siya, ng panahon ni Nicodemus Fair, na TRO naman siya. So, hindi siya nakaupo. Agad namatay na lang siya sa stroke. So, anyway, kinikwento ko lang kasi yun actual mismo na personal ko mismo na alam dahil ako mismo ang bato niya. So, alam ko ang nangyayari. Ibig sabihin naman, kung hindi natatali yung laman ng ballot box na bilang ng baluta kumpara doon sa bilang ng PICOS na ilang baluta ko, no? Hindi, gusto mo may magic talaga na nangyayari. So, yun very simple yan, attorney. Unang-una, yan
ban na yan sa ibang bansa eh. Hindi na ginagamit siya. Pangalawa, wala tayong knowledge pare-pareho kung paano nila bibilangin yan eh. Yung system na gagamitin nila, eh ang pinaliliwanag lang sa atin, yung simpleng ipadadala, itatransmit, ito yung pipirman mo. Eh pagka nagprotesta ka ngayon, ano ang basis mo? Yun ang problema kaya ngayon. Kaya ang problema, kami mga abogado, karami sa amin hindi lang kami teke-teke. Yun na nga. So mas maganda pa, ibalik na lang sa dating bilang manumano, na kahit medyo matagal, sigurado naman namin mahagilap ang mga ebidensya. Oo. In the meantime, eh, kansilahin lahat yung mga smartmatic na yan. It, lalo dito sa susunod na eleksyon. Malapit na naman tayo sa eleksyon. Alam mo, naniwala ako na maayos din yan. Basta ibalik lang yung mga passwords na hindi na nila tanggalin. Eh, problema, ba't pinapatanggal nila? So ngayon, itong nakikita ko na may isang bilyong piso na nakabangko sa bangko ni Andy Bautista, Juan Des Bautista, na in-expose ng kanyang misis, yun ay isa sa mga katunayan na pwede mo sabihin talagang madaya ang nangyayari ng 2016. Yun na nga, yan ang pinagmulan eh, di ba? Oh. Yan ang nag-open ng kuan eh, ng can of worms eh, di ba? Oh. Yung bank account na yan na magkakaroon ng transaction during election period. Oh, hindi ba? Oh, bank tama. Transaction during election period. Okay, kaya ako naniniwala rin ako nung nangyari noon si Dre. Alam natin yun, yung lamang sumiyod tapos biglang nawala. Bumagsak ay, yung boto, hindi ba? Ay, yun din. Oh. Yun din ang nangyari. Kung ako tanungin mo. Oh. Ay, yan nga eh. Paano nangyari yun, di ba? Eh, ang naglalabas nung resulta na yun, eto, dahilan nila, attorney, ha? Yun daw boto kasi nagkamali na ilagay daw si Mayor Lim. Doon daw yan sa ano, sa meron daw kapangalan si Mayor Lim sa ano, Visayas o Mindanao. Ganun ba? Ha? Eh, bakit? Ang kalaban ba noon ng pangalan, Joseph Estrada din? Di ba? Katarantaduan eh. So, pagpalagay na natin na merong kapangalan si Mayor Lim at nagkamali yung boto ron ng nabilang para sa kanya, ang kalaban ba noon, Joseph Estrada rin? Kung ang pangalan ng kalaban noon ay Joseph Estrada rin, pwedeng mangyari yun. Bakit yung sa kanya lang ang ano, di ba? Sus Mar Joseph naman o. Patarantaduan eh. At saka wala, hindi lang nila aaksyonan. Yun ang mangyayari sa'yo, itetenggal lang nila yung kaso mo. Malapit na naman ang eleksyon. Ha? Tataka ko, bakit walang aksyon, bakit walang repaso? Eh, yun na nga eh. Eh, di ba tama, ano, yung, ibig ko sabihin eh, tama lahat ng sinabi ko, hindi matutuloy yung recall election sa San Juan. Bakit? Ibibitin ang COMELEC eh. O binitin, natuloy ba? Hindi natuloy eh. Kompleto na yun ha. Nakapag-comply sa lahat ng requirements. Eh, doon makikita, yan ang tunay na kahulugan ng justice delayed. At saka ang, ano eh, ang mahirap, ang hindi nagko-comply, yung COMELEC. Oh, yun ang problema dyan. Hindi ba? Sila hindi nagko-comply doon sa batas tsaka doon sa requirements. Oo. Kaya dapat, ang unang-unang baguhin sa batas natin, yung COMELEC eh. Walang yan na yung mga yan. Ikaw, naniniwala ka ba, Tony, na yung ako, ang stand ko, dapat baguhin yan yung mga kaso, halimbawa, protesta, basta election protest, hindi na dapat COMELEC ang hawak. Ang dapat na maging trabaho lang nila magbilang. Kasi kung sila na magbibilang, sila paawak ng kaso, anong kalokohan merong ano yung katarungan magkakaroon yun? Patarantaduan yun. Tama. Kung dinaya nila, bakit kanila pananaluin sa kaso? Eh, dinaya ka nga nila. Di ba? Nakikita ko punto mo. Ganito, halimbawa. Ikaw na COMELEC, ikaw magdidesisyon kung madayaan ba o wala. Ngayon, kung magdidesisyon ka na madayaan, ibig sabihin, ikaw mismo ng organisasyon mo, tinitira mo. So may conflict of interest. Tama yung suggestion mo na iba na dapat ang hawak ng jurisdiction sa mga kaso-kaso. Magtayo tayo ng
isang ano, o, isa pang bilang na lang sila. Separate in, separate office ang gagawa niya ng ang mag-handle ng kaso. Inahalintulad mo ikan kayo na ganito, bakit na iba yung auditor at dapat bakit iba yung treasurer? Ah. Kasi kung mag-isang tao, auditor at treasurer, ikaw nagnakaw ang treasurer, sino ang audit sa mag-nakaw? Tama. Sa sarili niya. Oh, parang ano, halimbawa, yung mga COMELEC, ang mga mandaraya sa eleksyon, binigyan sila, binabayaran sila ng kandidato. Ngayon, yung kandidatong pinanalo nila dahil nagbayad sa kanila, pinrotesta ngayon ng kalaban. O, yung kalaban, in-expect mo mananalo sa protesta? Kung sila rin ang may hawak ng kaso, ba't kanila pananalunin? Di sinabi nilang, di pinatay sila nung ano? Nung eh, nagbayad sa kanila. Oh, ikaw yung ikaw hepe ng COMELEC. Oh. Ano ko sabi may dayaan? Hindi, wala pala kung pintag ko ang hepe. Oo. Oh. Ganun na nangyari. Oo, oh, yun na nga. Siyempre, dipinsan niya. Kaya nga, dapat siyang baguhin yan eh. Hindi pwedeng ipagkatiwala na sa kanila. Tsaka na, hindi mo ba napapansin? Ang mga abogadong pwedeng humawak ng litigation dyan sa COMELEC eh. Tatatlo yata. Di ba dyan galing si Dilima? Ano siya? Private practitioner siya dyan sa Akuan, sa COMELEC. Nag-handle ng mga ano mga election cases. Sila makalintal. Makalintal. Ilan sila, di ba? Sindikato eh. May sindikato sa dyan. Kaya kailangan, obligado ka ngayon kung ikaw yung nagpo-protesta, dapat sa kanilang tatlo ka lang kukuha. Kung hindi ka doon, huwag ka na umasa ng katarungan. Oh, nagpapasahan pa ng kaso 'yan eh. Sipin mo yung isa sa kanila hawak yung magkalaban. Dalawa silang sa magkabilang side sila. Ha? Pagkatapos magkaibigan sila. Oh, anong klaseng katarantaduhan 'yan? Ano 'yan, bidding? Lokohan 'yan eh. Lokohan. Oh. Ito pa. May turo ka ba sa akin isang tao na nakulong ng dahil sa botbayeng? Wala nga eh. Wala pa kung tao na nag-attendensyan dahil sa botbayeng. Wala. Wala pa kung nakita. Wala. Ang sabi ko nga, di ba ngayon eh, 100,000 na yung nahuli sa mga minor offense yung tambay. Oo. Tapos sabi nila, ordinance daw. Eh bakit kahit sa magnanaka, wala pa nakukulong sa gobyerno? Oo. Eh bakit dito ang bilis, 100,000 na? Oo. Oh. Oo nga, ibig sabihin kung gagawin, magagawa. Eh, yun na nga eh. Ang problema natin sa ating konstitusyon, ang tanging may kapangyarihan humuli ay ang COMELEC lamang. Oo. Kung ako sana ang COMELEC, ito tukuhan ko yung lahat ng mga buta na nagbibenta ng buto, nabibili. Hindi, ako dapat eh, hiwalay din na body yan eh. Yung police power, hindi sa kanila eh. Walang kuwasa. Marami ng trabaho para sa kanila, kaya nila. Dapat siya magbilang na lang. Ang magtatayo tayo ng panibagong COMELEC na ang trabaho lang tagabilang. Ngayon, para pag-separate yung handle ng kaso, pwede silang idemanda. Di ba? Oo. Kaya paano? Malalakas ang loob yan. Di sila natin idemanda eh. Kasi sila rin ang handle ng kaso eh. Ito ang problema ko sa ating sistema. Uh-huh. Sa Constitution, tanging COMELEC lamang ang makapagsabi kung pwedeng kakasuhan ng election offense ng isang tao. Eh, yun na nga. Ngayon ang tanong. Nagtanong, kung ang taga-COMELEC mismo nag-offend sa election, sino kakaso sa kanila? Yun na nga. Okay. Sila rin ang hawak ng kaso mo. Di ba nireklamo natin yung ano, nakuna namin ang litrato ni Jerry Yap, si Puente Bella, tsaka yung dalawang magnanakaw na COMELEC commissioner. Noong lumabas sa hotel eh, may daladalang parehong bag. Ano sabi nila nung nag-hearing? Pili daw ang laman nun. Eh, ayup kayo eh. Kahit ba ano lang ang laman nun, regalo yun eh. Bawal tumanggap eh. Oh, kahit pili na lang yun, bawal din. Anything. Ha? Hindi sinasabi, pera lang ang bawal tanggapin. Kahit anong regalo, may batas yan. Di ba? Oo. Kahit kunti. Bribery pa rin yun. Kahit ba pili. At mag-uusap ko sa labas. Kita mo, sino nag-decide? Di ba sila rin? Delikado isa lang kasi maalala mo, tumatakbo noon si ano? Tumatakbo noon si Agamulak. Oh, dinaya eh, si Agamulak, di ba?
Tibitibilya, kalaban niya siya, kamulak. Oo. Sayang, attorney, bukas ulit, tatawagan kita tungkol naman doon sa sinasabi ni Grace po na dapat yung Task Force on Media Safety, eh gawing ano yan, independent body. Hindi pwedeng Malacanang mayawak. Pakibasa mo yung balita na yan para mapag-usapan din natin bukas. Sige. At pinorward ko sa iyo eh. Okay. Yung link eh. Sige. Maraming salamat, attorney, ha? Maraming salamat din. Maraming salamat. Okay, yun po si attorney Toto Causin. Isang mahusay na trial lawyer. Si ano naman, si Chupacio. Ano yan, mahusay na trial lawyer. Mahilig sa kasinungalingan, mga kaibigan. You know, tingnan mo ha, paano kang magre-reklamo sa COMELEC? Diba? Election protest, ipoprotesta mo. Eh, yung pinoprotesta mong kandidato na tumalo sa'yo, diniklara ng COMELEC na panalo laban sa'yo, nagbayad sa kanila eh. Nagsuhol eh. Ngayon, dudulog ka ngayon para magprotesta, poprotesta mo yung pandaraya sa'yo ng kandidato. Eh, kasari sila sa nandaya sa'yo eh. Hindi mo ba alam yun? Pagkatapos sa kanila ka rin magko-complain, anong klaseng batas yun? Mga kaibigan, labag sa sentido komun yun. Ewan ko kung yan, naisip nung mga dating panahon. Ha? Eh, ang tagal na ng COMELEC, kung gano'ng katagal ang Pilipinas, gano'n niya rin yata katagal ang COMELEC. Simula nung magkaroon ng eleksyon sa Pilipinas, mga kaibigan. Eh, siguro noon, hindi pa ganyang kawalang niya ang mga tao. Nang katulad ng mga nauupo ngayon sa COMELEC, talagang garapal na walang ya. Tiyo mo, yung Andy Bautista, mukha ano, nakala mo, maamon tupa, di ba? Pero kawatan, di ba? At kung mapapakinggan mo yung kwento ng asawa, balikan niyo yung kwento eh. Ang lupit eh, di ba? Oh, ang swapang sa pera eh. Ha? Ultimo sariling asawa, hindi makikinabang doon sa pera niya eh. Pati pamilya niya eh. Mga kaibigan, oh, nasan ngayon yun? Oh, di ba? Dapat ang creation ng bagong election body, mga kaibigan, eh yan ang palitan natin. Dahil nga po, adik na yung mga yan sa kahayupan eh. Yan ang pabrika ng mga korap ngayon sa gobyerno, na maraming korap. Paano kung nagpapatuloy yan? Halimbawa, katulad si Erap Estrada, convicted plunderer, hindi pwedeng kumandidato. Pinayagan ni Brillante si kawatan yun. Pareho silang kawatan, mga kaibigan. Oh, inaproba, ano naman, kinatigan naman ng Korte Suprema. Paano kung lahat na lang ng mga kriminal makatakbo? Ha? Paano ngayon yan? Tayong mga law-abiding, mga peace-loving citizen, manganganib na tayo. Manganganib ang buhay natin. Pagka mga kriminal na nalalagay, di kriminal din ang kukuning mga tao niyan. Di ba? O, paano tayo? Tayo ngayon ang magpapakulong, malalabasin na ngayon lahat yung kriminal. Para maligtas ka sa krimen, kailan nasa loob ka ng kulungan. Baliktad na po, mga kaibigan, ang mangyayari sa bansa natin. Ha? At saka tingnan mo yung mga talagang hindi siniseryoso eh. Yung sa eleksyon, tulad nung nabanggit kanina, vote buying, minakulong na ba dyan? Ang linaw-linaw nung kay Erap Estrada, nakarang eleksyon, namimigay ng tablet, kinuberan pa nga ng TV ng malalaking istasyon eh. Sila pa nga naglabas eh. Hindi nila kinwestiyon bakit ganun. Diba? Kamukha sana nung ginawa nung reporter ng ABS-CBN si Jasmine Romero. Nag-cover siya dun sa Manila Bay Clean Up daw ni Erap. Ha? Di sumakay siya sa bangka kasama yung mga City Hall employees, staff. Pagkatapos, aantayin nila sa isang bangka, darating si Erap.
abay, habang iniintay dumating si Herap, ito palang mga kasama niya sa bangka, may dalang basura nakalagay sa sako. Nagulat siya nung biglang ibinuhos yung mga sako ng basura doon sa dagat. Galing sa bangka yung daladala nilang basura. Napasigaw ngayon to si Jasmine Romero. Sabi, OMG! Ha? Ano yan? Sabing ganun. Bakit nyo tinapos? Hindi o, sabi nung CTO employee, hindi o, mamaya ibabalik din. Yung pala, magpapa-press release lang si ERAP kasi, di ba napakaraming basura sa Manila Bay? Oo. Ayaw niyang pumunta ro kasi mabaho yung basura. Saan sila nagpunta? Nagpunta sila sa malayo-layo sa lugar ng dagat na walang basura. Ha? Pagkatapos, nilagyan nila ng basura, magpapakuha ng camera si ERAP, kunyari, sinasalok niya yung basura na itikinalat ng mga kasama niya. Oo. Eh, itong ABS-CBN, yung mga anchor dyan, di man lang nagtatanong eh. Mga kaibigan eh. Hindi ba? Yan po eh. Mabuti pa yung reporter na yun. No? Nasiyak eh. Napasigaw eh. Oh. Eh, bawal yun eh. Oh, ano, may ginawa ba yung DENR? Hindi ba bawal yun? Sinabi bawal. Oh, pero hindi nila kinastigo si ERAP. Bakit natatakot sila kay ERAP? Natatakot ba o ano kayo? Nakapayola kayo? Kasi yung mga puno dun sa Army and Navy Club, matanda pa nga rin sa Army and Navy Club na ninakaw nilang property, pinagpuputol nila. May kulang 100 puno yun na matatanda na. Mga, may 100 taon na. Isipin mo, pinayagan, walang kakibo-kibo. Itong mga, ano, itong mga national historical commission, yung ano pa yung isa, yung kung ano-anong tanggapan dyan, mga kaibigan na nangangalaga raw sa kuan, sa kasaysayan natin, pero wala pare-pareho mga ginagawa yan. Kahit tahasan. Ba't ganun? Exempted ba itong walang yang si ERAP na ito? Ha? Mga kaibigan, saan kayo nakakita ng ganitong bansa? Convicted plunderer. Ha? Pagkatapos lahat takot sa kanya. Takot magparusa kahit lumalabag sa batas. Eh kamakailan lang, di ba nilabas na naman ng commission on audit? Meron siyang 27 fake ano yung ghost barangay. Wala naman barangay. Nagtayo siya ng ghost barangay. Ha? Para manakaw yung pera. Kunyari, dadalhin doon sa barangay na yun. Eh, wala namang ganong barangay. 27 yun. Ghost barangay. Ha? Magtayo kayo. Inakaw ninyo dyan sa lungsod na Maynila. Ha? Nung kanilang RPT share. Kunin natin yung RPT ng ibang barangay, dito natin ilagay. Ha? Palakihin natin ang RPT. Mas malaki pa ang RPT nung ano eh. Nung ghost barangay eh. Kesa sa totoong barangay eh. Ang masama, una pang naibibigay yung pera para sa mga ghost barangay kaysa dun sa talagang barangay na. Saan ka po nakakita ng ganyang bansa? Hindi yata bansa ito, planeta eh. Magbabalik po ako pagkatapos ng ilang paalala. You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders. Balita, impormasyon at mga isyu na may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin sa Lapid Fire ni Percy Lapid. Magpapatuloy po tayo, babati-bati muna tayo dito. Pakilakas mo ako ng monitor natin, ano? Ariel, pakitaas mo ng konti yung monitor ko. At alam mo naman ako, mahinating ako yan. Okay. Galing mo talaga, oh. Bilib ako rito kay Ariel, talagang matindi. Iba ito. Ha?
Oh, batiin natin tong mga ano ha, mga viewers natin sa ating pong FB ha. Si Oscar De Jesus at Jerry Grad ng California. Si Rosita DC ha. Binayaran, sabi niya, binayaran Comelec para manalo ang talunan na candidate. Million-million ang bayad. Eh, isipin ninyo, 2013, tapos election yun, di ba? Ano yun? Midterm. Tapos 2016, presidential, di ba? Election. Parehong tumakbo doon si Mayor Lim tsaka si Erap. 2013, unang naupo si Erap na mayor sa Maynila eh. Ah, pangalawang term niya, 2016 ngayon, pangalawa niya ito. Ah, ewan ko kung makatatlo pa ito. Talagang ano nag-aanap na sakit ng ano talaga, itong mga butante. Dapat yan kahit konti, wala eh. Di ba? Isipin ninyo ah, 2016, ah 2013 pala, ilan nila mang ni Erap kay Mayor Lim? 30,000, mahigit, 30,000 votes. Yung protesta ron, hindi naman yung tungkol doon sa ano, eleksyon eh. Ha? Hindi tungkol doon sa ano pala, sa boto. Ang protesta sa kanya noon, hindi siya pwedeng kumandidato. Kaya, hindi pa eleksyon, may kaso na. O, ngayon, noong 2016, ilan ang sinasabing nilamang ni Erap, eh, daya yun. 2,000, mga kaibigan. Isipin ninyo yan, di ba? From 30,000, naging 2,000 na lang, sumunod na eleksyon. Eh, kaya nga eh, makakatatlo pa ba ito? Ewan ko. O, si June de Valencia, parang kartel ng election cases lang, ha? 5 million division. Oh, ako umimbento niyan eh, 5 million division eh. Ha? Kasi yung mga party list, naman, hindi mo alam kung ano, saan ang galing yung mga yan, paano nanalo yan eh. Ha? Meron nga akong isang kilalang party list, tumakbo sila noong nakaraan. Ang laki ng ginastos noon, natalo. Noong nagkausap kami after election, nagkita kami sa isang occasion, tinanong ko siya, hindi ka baka ako naglagay? Di ba may 5 million division dyan? Sabi niya ganun. Yun ang pagkakamali ko eh. Hindi ako naglagay eh. Akala ko mananalo eh. Oh. Ngayon, sabi niya, sabi ko, eh, tatakbo pa ba kayo ulit? Hanggang isang beses, pwede pa pag natalo kayo. Sabi niya, oh, pero hindi na ako kakampanya. Magbabayad na lang ako sa Comelec. Eh, kasama ang palad nitong mga isa o dalawang buwan nakakaraan, namatay eh. Mga kaibigan, oh, sipin ninyo ha, yung ibang mga, marami anong iba? Marami dyan nagbabayad lang sa Comelec. 5 million ang hinihingi noong panahon ni Brillantes. O, siyempre, itutuloy na nila yun. Ganun dyan eh. Ganun naman dito sa gobyerno eh, sa Pilipinas eh. Ah, sumisigaw lang ng corruption pag wala sila sa pwesto. Ha? Pero pag nasa pwesto sila, mga kaibigan, ipinagpapatuloy nila yung corruption na dati binabanatan nila. Kasi hindi sila kasali. Kaya pala sila bumabanat. Ganyan sa atin. Oh, pagkasali na, tahimik na. Di ba? Parang BACC. Yung Volunteers Against Crime. Against Crime and Corruption daw sila. Oh, narinig niyo pa ba yan? Against corruption ngayon? Wala na, di ba? Pro-corruption na sila. Kasi yung mga dapat nilang habulin kung talagang ano, kung talagang totoohanan, di sana hanggang ngayon, lalo ngayon. Bakit? Kasi kung talagang kayo, hindi naman kayo talagang supporter ni Presidente Duterte. Lahat naman ng gobyerno sinabsaban nyo eh. Pag hindi na kayo kasali, o kaya pag nakita nyo yung babagsak na, tumatalong kayo palabas doon sa barko eh.
Ha? Kasi lulubog na ba ko? Ganyan ang trabaho niya mga yan eh. Mga kaibigan eh. Oh. Hindi ho ba? Sabihin yung kasaysayan, saan hindi nakasama yung mga yan? Kumuha ng pabor. Kumukuha ng pabor eh. Mga kaibigan eh. Ha? Oh. Di ba ganun dito sa atin? Sigaw ng laban sa korupsyon. Ha? Pagka nakaupo na, yung pala, yung korupsyon, ipagpapatuloy niya lang. Kaya lang pala siya sumisigaw dati, hindi siya kasali. Oh, mga kaibigan, ganun dito sa gobyerno natin. Aminin natin. Oh, si Nestor Estrella, isang mahusay na kaibigan natin, musician nito, naka-base sa Taiwan. Sabi niya, highest bidder wins. Yan ang COMELEC. Oh. Si Joel Cruz naman, sabi, ka-Percy, si Commissioner Andy Bautista, tinatawanan lang tayong mamamayan. Ganon din si Toyo Brillantes, ang gagaling ng appointed ni Panot. Oh. Si Carmela Torres Balcos, sabi niya, mga walang kabusugas sa pera, nakakahiya. Nakundi ho sila nahiya pagdating sa pera. Mga kaibigan, yung pera na nga nahiya sa kanila eh. wala na yatang matinong mamumuno dyan sa COMELEC, sabi niya yun, Carmela Torres Balcos. Si Edmond Gabriel, sabi niya, ka-Percy, tumanda na ako sa Maynila. Ito na yata ang pinaka masamang mayor ng Maynila. Ubod ng baho ang dumi. Grabe na talaga, basura at vendors. Oho. Robin De La Cruz, nanonood sa atin. Si Ryan Inikose ng Japan. Ha? Kumbangwa. Si Jerry Grad. Ayan po, si Rayet Silberio, nanonood sa atin. Si James Taylor of the Philippines, Marlon Cidinho from Germany, nanonood. Lorena Alberto Das, nanonood po siya. Sabi ni attorney, matagal pang mamatay si Erap dahil nagpapa-injection siya ng stem cell. Oo naman. Hindi ko naman pinananalangin mamatay yan eh. Gusto ko tumanda yan. Ha, abutin ng 150 years old dyan. Yan ang gusto ko ba? Di ba? Sipin mo, nakabaluktot na yun na gano'n, ano? Ha? Nakita mo yung sanggol doon sa, ano, sa tiyan ng nanay niya? Mas baluktot pa rin mangyayari dyan. Hindi nyo nga ba napansin? Gusto ko 150, Sherap. Sabi ko sa inyo, pagka walang yan tao, hindi ko pinananalangin mamatay. Ang gusto ko, pabahin ho ninyo ang buhay. Di ba iba sinasabi, Lord, kunin nyo na po siya. Di ba? Wag! Pambira kayo. Pagkatapos magnakaw, gusto mo magpahinga na agad? Wag naman. Pabaya mo naman silang ika nga. Ipagdusahan nila sa pamamagitan ng pagtanda. Yung nabubulok na yung gulugod dahil nakahiga na lang mga kaibigan. Di ba? Ang gandang tingnan nun ah. Yung mga taong sobrang walang ya, di ba? Hindi na makagalaw eh, nakahiga na lang. 150, gagalaw pa ba yun? O, di ba? Nakahiga lang yun. Pag tinagilid mong gano'n, makikita mo, bulok yung likod, oh. Ganon yun, mga kaibigan. At saka ang stem cell ni Erap, ibang klase. Baka kala ninyo. Alam mo ba yung stem cell? Kinukuha yan sa, dati sa tupa raw eh. Yung mga kung saan-saan tupa. Ha? Iba kung ano-ano inimbento ng stem cell ngayon, meron sa sarili mo kukunin. Oh. Meron namang ano, 'di ba, na stem cell eh, namatay. O kaya na stem cell lumala ang sakit. Dati walang sakit, nagkasakit. Meron 'yan, ang dami niyan. Ito, bakit 'yung kay Erap eh, matibay? Kasi ang stem cell nito saan kinuha? Ha? Sa demonyo. Mga kaibigan. Ba't mamamatay yan? Di ba? Hindi mamamatay yan. Ipagdasal nyo si Erap, tumanda. Abuti na 150, di ba?
ano yan, ang sabi, tatakbo pa ulit yan sa susunod na eleksyon. Oo naman. Oh. Kasi patatakbuhin sana niya si Jinggoy eh. Ha? Si Jinggoy Plander. Anak niyang Planderer din. Eh, sinasama niya sa Maynila, ikot-ikot. Nagpa-survey si Erat. Ha? Kung tatakbo si Jinggoy na mayor eh. Si Narvey. Walang may gusto eh. Sa Maynila, sabi ko na tumakbo. Ako na lang. Wala. Oh, si Joji Loredo Yamaji. Si Doc Ted, nakikinig sa atin. Oscar Samson Jr. Dave Dumdrike. Sabi niya, oo nga, Ka Percy, napanood ko yung sabi nga ni Jasmine Romero. Ano yan? Is that a joke? Kaplastikan ni Perap, Erap yun. Di ganun pa eh. Ha? Kita mo. Si Maria Luisa Roman Silvestre na nonood sa atin. Jerry Grad, sabi niya, kaya maraming snatcher sa Maynila kasi yung mayor, ganun din, lahat ng pondo ng Maynila, tinatakbo na niya. Oh, kita mo ha. Si Mir Hernandez, nanonood po sa atin, sabi ni Maria Luisa Roman Silvestre, eh, batiin ko raw yung kanyang mahal na asawang si Rogelio Conda. Masaya-masaya siya kapag nababati natin. Oh, si Rogelio. Ano ba ito? Roger o Rogelio lang? Si Lloyd Dantes Casal. Ayan. Si Willie C. Si Susana De Los Santos. Sabay na nanonood na nakikinig pa sa radyo. Oh, mga kaibigan, ngayon lang ako nakapag-comment. Oh, sabi naman ni ano ni Susana. Hindi, ang tatakbo attorney si ano si Erap din kasi nga pinasurvey niya si Jinggoy nung lumaya yan, kasakasama niya sa lahat ng gathering sa Maynila, iniikot niya sa mga barangay. Actually, nung nakakulong pa si Jinggoy, yung mga barangay, pinagre-report niya kay Jinggoy eh. Hindi niyo ba alam ang nagpapatakbo ng Manila City Hall, kalahati si Jinggoy Estrada, kalahati sila Arnie Enriquez, hati sila sa Maynila. Karamihan po ng nakaupong mataas na official sa Maynila, appointee, ha, si Jinggoy po ang naglagay, mga kaibigan. Ngayon, lahat ng dilihensya sa illegal, lagom po yun ni La Arnie Enriquez na kirida ni Erap, di ba? Ngayon, itong si La Arnie Enriquez, wag lang machechempuhan ng nanay ni Jinggoy na si Dr. Aloy Ejercito dun sa Manila City Hall. Kasi nung ilang beses na na-chempuhan yan, aba eh, bigla akong kumintab yung baldosa ng ano eh, ng Manila City Hall eh. Ah, nang maho, na datnan po ni Loy Estrada yan, hinablot sa buhok at ginawan lampaso. Ah, inilampaso sa baldosa. Kaya laking pasalamat nung janitor, hindi na po siya naglinis, mas malinis pa ngayon. Ha? Mga kaibigan, nung ilang paso ni Dr. Aloy, yun sila Arnie doon sa City Hall, mga kaibigan. Kaya ginawa nila Arnie, nagpakabit ng mga CCTV, ha? Sa lahat ng pwedeng lagusan. Baka biglang dumating si Dr. Aloy, machempuan siya, kita na niya, di ba? Parating pa lang, makakatakbo siya. Bit-bit daw ang sapatos eh, nakapa pag tumatakbo eh. Ha? Bit-bit yung sapatos eh. Pagka dumarating na si Eloy Estrada. Ganun ho yung ano dyan eh. Mga kwentong City Hall po ito eh. Yung kay Bambi Purisima. Mga kaibigan, yung isa pang kawatan. Kalain mo itong kawatan na to. Bilib na bilib sa kanya yung mga ano eh. Yung mga... Bayadcaster eh. Ha?
alam na alam mo mga bayadcaster, babanggitin ang pangalan ni Bambi Purisima sa mga programa sa radyo, ha? Malalaking istasyon, no? Bakit? May gaila eh. Siya tagapayola eh. Tado. Ayan po, ah, mga kaibigan, sinasabi lang natin. Alam ba ninyo? Palubha ng palubha itong ano, itong federalism, ah. Mukhang ililibing nga ito, ah. Mga kaibigan, alam nyo kung bakit? Isipin ninyo, inihiling ngayon nitong isang miyembro ng consultative committee, sila yung pinagawa ng draft, ha, ng bagong konstitusyon daw na gagawin. Nananawagan siya kay Presidente Duterte, yung nag-appoint sa kanya doon, na sipain na sa pwesto si Finance Secretary Carlos Dominguez III at saka si Socio-Economic Planning Secretary Ernesto Pernia dahil sa negatibo nilang statements tungkol sa pagpapalit ng saligang batas tungo sa federalismo, mga kaibigan. Sabi niya, if Duterte favors federalism, let him sack Dominguez and Pernia or command them to keep their traps shut. Ha? Freedom of expression does not apply to cabinet officials in respect to policy. Yan ang sabi nitong Dean ng San Beda Graduate School of Law. Ha? Mga kaibigan, Father Angelo Aquino, mga kaibigan, mukhang nagdududa na raw itong sabi niya si Angelo Aquino na si Presidente Duterte na mismo may ayaw na matuloy yung federalismo dahil sa pahayag nitong dalawang matataas na miyembro ng kanyang gabinete, mga kaibigan. Especially si ano, ha, si Dominguez. Kagulat-gulat yan. Mga PERS appointees yan, mga kaibigan. Kabilang yan sa PERS appointees. At pinagmamalaki, ang introduction lagi sa kanya pag ina-acknowledge siya is the brightest, mga kaibigan. Noong kanilang kapanahonang nag-aaral sila. Oo. Eh sabi niya eh, sabi nito si Angelo, ano pangalan? Aquino, mga kaibigan, no? Ito. Ano ba sabi niya? Let's stop fooling ourselves. 'Yon. Tigil na raw natin ang panloloko sa sarili natin. Kung si Dominguez at si Pernia in their official capacities speak loudly against federalism, then the question should be asked in all earnestness whether the president is for it or not. The way things are going, Dominguez and Pernia may ito, merely be anito. Ay, ano yun eh? Yun yung kanyang statement sa social media. The way things are going, Dominguez and Pernia may merely be paving the way for a subsequent presidential announcement. Baka daw ito yan, no? Mukhang napikon na, mga kaibigan. Hindi siya napikon kay Moke. Gaano? Pero dito, nayanig sila eh. Bakit? Kasi ang sabi ni Dominguez, nakausap niya itong mga miyembro ng consultative committee. Ang liwanag na sabi ni Dominguez eh. Ano sabi? Eh kung ako, hindi, ngayong gagawin niyang plebisito, para sa taong bayan,
boboto, hindi ko iboboto yan. Absolutely. Ha, mga kaibigan. Oh. Sigurado siya. Hindi siya boboto dyan. Kung ngayon. Oh, eh kung ngayon. Hindi pa naman ngayon eh. Di ba? Kasi nga, wala pa nga. At saka sinabi niya, ano yung kinakampanya niyo? Wala pa nga kayo kinakampanya. Tama naman siya. Di ba? Ba't nagkukumahog yung iba kasi eh? Oh, nagmamadali. Nagmamarunong. Hindi naman marunong. Oh, ngayon, ang pinakamasama na masakit na sinabi ni Dominguez, eh ang sabi niya, nakausap ko sila. Yung mga CONCOM, yung ano, consultative committee members. Eh, sila mismo niya, hindi nila maipaliwanag eh. Kung ano yung ano eh, federalismo eh. You see? Bakit to? Huwag ka nang umalma, ano? Anong pangalan nito? Ranilo. Father Ranilo. Oh, kasi oh, hindi naman kayo magagaling na constitutionalist eh. Tsaka dispalingado yung ginawa nyo. Baliwala naman yan eh. Bakit ka magagalit kay Dominguez tsaka kay Pernia? Ha? Eh, sa talaga namang wala naman, baliwala naman yung ginawa nyo kung hindi naman yan yung i-adapt o gagamitin nung mga miyembro ng Constituent Assembly. Ha? Yung sa inyo, mere proposal yun eh. Hindi naman komo, hindi naman ibig sabihin nung isinumitin yung yun, yun na yun eh. I-re-revise yun o kaya totally, papalitan yun ng Constituent Assembly. Kaya wala pa tayong ikakampanya ni anumang provision dyan sa saligang batas. Ang pinakamaganda magagawa natin, kamukha nung sinabi ko kanina, yung tungkol sa COMELEC. Oh, mag-suggest na kayo ngayon. Ano ba mga dapat baguhin? Di ba? Tulad ng pagbabago sa COMELEC. Sa palito ay isa ang dami. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi panadai sa tiyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa tawa't nais. Nabati natin ha, si Rodrigo Asis Ikoy. Diyan po tayo pansamantalang muling magpapaalam. Nagpapasalamat tayo sa lahat po na sumubaybay sa atin sa Radio DZRJ 810, ang Radyo Bandido. Sa lahat ng mga nanood sa ating pong FB Live. Sa pangalan ni Ariel, magandang lalaking technical director. Ito po ang pangit. Si Percy Lapid. Babalik kami bukas na ganito ring oras. Maraming salamat at magandang yuraga! Father Ranilo! Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga man anong sarap mabuhay ng buong ganap. Sa bayan mo, sumapit man yaon wangan. Dito sa bayan ko, lahat kami magkaypantay. Walang tang-awit, ang pag-ibig ay tulay. Dito sa bayan ko, dito'y makikita. Ang mga kaibigan nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-apit, ang pag-ibig ay tulay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo. Ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na
The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. This is DZRJ.